Kaya gusto kong magbigay ng reaksyon sa isang napakagandang article na sinulat ni Major General Edgar Arevalo ng Philippine Marines, sa AFP na rin ngayon. Isang columnist sa Manila Times, itong si Major General Edgar Arevalo. Of course, retired na. Dating AFP spokesman siya, panahon ni PRRD. Cross nest. Yung pugad ng mga uwa. Ang diniscuss niya sa article is tungkol sa hindi magandang pangyayari sa Armed Forces of the Philippines. Yung nasisira na po ang professionalism sa Armed Forces of the Philippines dahil sa nangyayaring ito. Okay. So, to summarize, sabi ni Major General Arevalo, mayroong dalawang active AFP generals, dalawang major generals, active ha, and then tatlong brigadier generals at isang AFP army colonel, anim lahat, pinarusahan without due process. So, ano yung parusa? Una, they were relieved of their post without the necessary investigation. Kasi yung mga ganyang position, full colonel ka na, most likely brigade commander na yan eh. Then itong mga brigadier general, mga brigade commander, itong mga two-star generals, mga division commanders ito, hindi ka pwedeng marilib yan without yung kaukulang investigasyon ng Board of Inquiry, ang tawag namin yan. So itong anim, tinanggal sila na basta-basta na lang. At ito pa ang masakit. Tinanggal sila. Okay na lang sana kung tinanggal, then mag-retire na. Eh hindi. Hindi pa sila pwedeng mag-retire dahil yung bagong law ngayon is they must stay. So, naging floating status sila ngayon, receiving salary without doing nothing. According to Major General Arevalo, yung writer, yon ang mas matinding parusa. Yung floating ka, yung bang para ka na lang walang silbi. Imagine, two-star general ka. Pasok ka sa kampo, wala kang ginagawa. Sumusweldo ka. According to Major General Arevalo, yun ang mas matinding parusa. Ako yung marilib, kung ako yan, oh, relieve me. So what? Relieve. Pag relieve na, pag ako yung ganyan, na-relieve ako, then mag-retire ako. Para tapos na. Hindi, yung Republic Act 11093, I'm not sure of this number, ha? Ito yung bagong batas ngayon na umiiral. Hindi sila pwedeng mag-retire. They must wait. Wait and magdusa. Ganon ang nangyayari dito sa anim ngayon. So ano ang implication nito? And then, by the way, maalala ko. Itong sinasabi ngayon ni Major General Arevalo, and I'm sure alam niya kung anong sinasabi niya, dahil bago lang siya nag-retire, marami siyang contact sa loob. This article ni General Arevalo confirms yung expose ni Maharlika last week of December, if I'm not mistaken, December. Last week eh, patapos na, 28 ba? Yung mayroong puting ahas, sinawag niya, kailang military officer yon, nag-report kay Maharlika na, Maharlika, itong nangyari sa amin, lumural kami, dahil ito mga kasamahan namin, relieve without cause, tapos floating status. May mga pangalan pa eh. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Pinangalanan ni Maharlika dahil, yun,
binanggit sa information ng Puting Ahas. Dito kay General Arevalo, hindi niya na binanggit ang mga pangalan. Kailang parehas yung dalawang Major General. Ganon din yung expose ni Marlica. Mga Brigadier General, ganon din. Tapos nadagdagan ngayon isang Colonel. Ito ang masakit. Yung isang Major General, ano na ito? He's about to occupy a higher command. Area command ang tawag namin yun. Ang ranggo niya, 3-star general na. So itong isang biktima na 2-star general na, bukas, the following day, mag-assume na siya, naka-ready na lahat. Venue, tarpaulin, program, everything. Yung mga kamag-anak niya, nandun na sa kampo. Hinihintay na lang the following day at mag-change of command ceremony na at yun na. Siya ng area commander. Ang ganda nun. 3-star general. Alam niyo ang nangyari according to General Arevalo, itong writer. Biglang kinansel. Hindi natuloy yung change of command ceremony. Ganun ang pangyari. Nung papa-retire na ako, no, panahon ni Pinoy, walang nangyaring ganun. In fairness, yung professionalism ng Armed Forces of the Philippines panahon ni Pinoy, panahon ni PRRD, ang ganda yung buwelo. Ngayon, unti-unting nasisira dahil ditong, I don't know, anong dahilan, bakit nila pinaparusahan itong mga, kawawa itong mga, these are all PME graduates, ha? And then, ito, yung masakit, yung full colonel. Magtatatlong taon na daw siya na floating status. Ang masakit, ganito. Nirelieve nila without cause, tapos floating. Mamaya, itong katatapos lang na PMA alumni homecoming, itong full colonel na ito, nako, awardee, yung tawag na PMA Cavalier Award for Special Operations, na nako po, bibihira po ang mga PMA graduates na makatanggap ng Cavalier Award. Ibig sabihin, astig ka kung na-recognize ka ng Philippine Military Academy na bigyan ka ng Cavalier Award. Ibig sabihin, ang laki ng contribution mo sa Armed Forces of the Philippines, sa gobyerno, sa bayan natin pag makatanggap ka ng Cavalier Award. Yung full colonel na nirelieve nila without cause, tapos floating awardee ng Cavalier Award. Anong ibig sabihin nun? Astig yung PMA na yon, astig yung full colonel na yon. May ibubuga. Eh bakit siya nirelieve without cause? Bakit siya plinoting? Yun po. So anong implication ng mga ito? Yun na. Ulitin ko yung napakagandang pangyari. Ako, nasaksihan ko ito, ha. Yung professionalism ng armed forces, tumataas, gumaganon. Ngayon, itong administration ito, I don't know, wala na. Unti-unti na, parang napapasukan na ng anay. Masakit. So, ito ba, lingid ba ito sa kalaman ng kasundaluhan? Alam na alam yan. Kaya, yan, medyo kabado ang administrasyon. Every time na magsalita si PRRD, yung nung Davao rally, sabi niya, resign ka na. Sabi niya yung nasa Malacanang, mga AFP, BNP, kumilos na kayo. Oh, kabado ang administration, umikot sila sa iba't ibang kampo, nagkandak ba ng loyalty check, ano yan. Kasi, alam ng AFP leadership na may mga ganitong pangyayari. Sana ito matuldo ka na, sana hindi na maulit, dahil ang Armed Forces of the Philippines dapat dapat hindi mapolitika. Ano ba yan? Kawawa yung, hindi ko ma-imagine kung ako yun, eh, yung nirelieve ako tapos sumusweldo. Ilagay niyo ang sarili niyo, sumusweldo ka.
Wala ka namang ginagawa. Report ka lang. Di ba ano yun? Barang parusa. Hindi naman sila makaretire. Dahil sa bagong batas. So, ito. Again, salamat sa mga expose ni Marlica. Salamat, lalong napapatunayan natin na ang mga nire-report ng mga putingas kay Marlica na ine-expose naman niya, karamihan totoo. Kaya, Fair Lady Marlica, ituloy nyo ang inyong expose. Kahit kinasuhan na kayo, sinampan ng $2 million na damages, huwag kayong matakot. Fair Lady Marlica, tuloy nyo lang ang laban dahil itong ginagawa nyo nakakatulong po sa sambayanan. At ang armed forces naman, sana wag nang maulit ito. Sana ang mga nakaupo ngayon na mga top, mag-isip kayo. Kaya kung pabayaan nyo ng ganyan, I don't know kung anong mangyayari sa ating armed forces of the Philippines.